Sa hirap ng buhay, umaasa ang ilang residente rito sa Quezon City na isa sila sa mabibigyan ng food stamp na planong ipamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasabi ni Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong nito sa pamilyang Pilipino. Ito rin ay bahagi ng advokasya ni Pangulong Marcos na wakasan ang kagutuman sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang planong food stamp program sa ilalim ng Walang Gutom 2027 ay layong tugunan ang kagutuman at kahirapan ng pamilyang Pilipino. Ito rin ay matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 27 o ang Reorganization of Interagency Task Force on Zero Hunger. Ilang residente rin na mula sa Quezon City ang umaasang mapapabilang sila sa mga taong mapagkakalooban ng food stamp. Naniniwala raw sila na may maitutulong ito sa takbo ng kanilang pamumuhay. Ayon kay Aling Mary Chris Mendoza, minsan daw ay kinakapos sila dahil na rin sa tumataas na presyo ng mga pagkain, tubig at kuryente. Minsan po kasi kinukulang po kami. Minsan mahal po yung binibil pamilihan. Minsan kumukulang, meron pa akong estudyante, minsan kinakapos talaga. Tsaka bayarin sa kuryente, tubig, isa na rin po yun sa dagdag sa amin. Samantala, nasabi naman ni Mang Renato Andres at Mang Alejandro Bunyol na malaking tulong na rin daw ang food stamp sa kanilang pang-araw-araw kung sakaling isa sila sa magiging bahagi ng programa. Pwede, okay lang pag mayroon siyang ibibigay sa mga kapos talaga sa budget. Mas maganda. Sa paano eh, makakabigay ng konting bigas yan. Araw magpuulam, pero bigas lang, ano lang eh, dilata. Ayos lang naman yun eh. Wala naman tayo kailangan pera. Then, hindi ba siya bibigay sa atin ng pera eh. Basta bigas, dilata, ganyan lang. Ayon sa bagong pag-aaral na inilabas ng Social Weather Stations, nakita na 9.8% o 2.7 million na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng kagutuman o walang makain sa unang tatlong buwan ng taon. Base sa pag-aaral, mas mababa ang naitalang hunger figure noong Marso kumpara sa 11.8% o ang 3 million na pamilya noong Disyembre. Ngunit maituturing pa rin daw ito na mataas kumpara sa hunger figure noong pre-pandemic. Nasabi ni Secretary Gatchalian na umaasa ang kanilang kagawaran na sa pamamagitan ng Walang Gutom 2027 ay matatapos ang kagutuman sa bansa at matitiyak ang seguridad ng pagkain. Hanggang ngayon ay nasa pagpaplano pa rin ang administrasyon para sa programang Walang Gutom 2027. Kasama sa kanilang paghahanda ang pakikipag-ugnayan sa World Food Program na eksperto sa pag-oorganisa ng food stamp at maging pakikipag-ugnayan sa Asian Development Bank na siyang magpapautang at magpopondo sa Pilipinas upang maisagawa ang pilot program sa loob ng 6 na buwan. Halos $3 million ang planong ipahiram ng ADB para sa programa. It's still in the design stage because what's happening right now is we are working with the World Food Program, who has vast technical expertise when it comes to running food stamp programs worldwide. And then the ADB was kind enough to provide close to $3 million for the 6 months pilot that will run in the middle part of this year towards the latter part of this year. So this year, we're in the design and piloting stage. Nakatakdang ilunsad ang programa ngayong taon sa mga pamilyang Pilipino na hindi umaabot sa 8,000 ang kinikita kada buwan. Mula rito sa Quezon City, para sa EURTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.